Hi guys, my name is Mark Sanchez and I am from Veeam Philippines. And ngayon, pag-uusapan natin ang isang project management tool kung saan magagamit mong skill as a virtual assistant. So ito yung tinatawag nilang Asana. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Asana. Ito, walkthrough ko kayo kung paano gamitin yung tool na Asana. So tara guys! So, napakagandang matutunan ng Asana tool na to kasi once na matutunan mo to, magiging flexible ka na. Pwede ka nang maging project manager. Kapag ka naman gumagamit yung client mo ng Asana, hindi ka na mangangapa kung ano yung kailangan mong gawin, kung ano yung first thing na kailangan mong gawin. So, napakagandang matutunan nung tool na to kapag nagsisimula ka pala as a virtual assistant. So, tara, proceed na tayo. So once na nandun na kayo sa inyong Google Chrome, punta lang kayo sa inyong search tab and then hanapin nyo or i-type nyo sa ano nyo, asana.com. So ito yung lalabas sa inyo. So since meron na akong account, hindi ko na kailangan mag-login. So kayo, kailangan nyo muna mag-login guys bago kayo mapunta dito. Yan. So kapag ka nakapag-sign up, nakapag-login na kayo, ganito yung makikita nyo. So ito na yung tinatawag nating Asana. So this is your dashboard. So take note guys, free ito. So, libre lang ito. Pero, may trial lang. 30 days left. So, kaka-start ko lang siya. And, pwede natin gamitin to kung nagsisimula pa lang tayo mag-practice ng Asana. So, guys, ito yung dashboard ng Asana. So, as you can see here, may mga home, my task, inbox, tapos reporting, portfolio, goals, project, team, and makikita natin dito sa gilid. Pero, ngayon, ang ituturo ko sa inyo is yung project. So, punta lang kayo dito sa project. So, kung meron kayong project or specific task na gustong gawin, magdadagdag lang kayo dito. So, new project, and then, click nyo lang, new project. Pero ito, gumawa na ako ng ating task, virtual assistant task. So, for example lang naman to for training purposes only. Kaya gumawa ako ng ganitong task. Pero kapag kami yung mga client na kayong hawak or kayo na mismo naghahawak ng project ng inyong mga client, marami kayong makikita dito. So, someday kayo na rin yung maglalagay ng project dito. So, pindutin lang natin to. And then, ito yung dashboard sa loob ng project. Ayan ang makikita nyo. May overview. And my list. My board, my timeline, my calendar, workflow, dashboard, messages, file, and etc. Pero magpo-focus lang tayo dito sa board. So, yung board at yung list, almost the same lang yan. Kumbaga, yung list, ginawa lang siyang naka-list type. Yung board naman, naka-board type. So, kung ano yung nakikita nyo, yun at yun din yung makikita nyo dito. So, sa timeline, ganun din. And then, sa calendar. So, mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano-ano ba yung sinasabi ko na magkakamukha lang sila. Pero, dito muna tayo sa board. Kasi para sa akin, ang pinakamadali dito is yung board. So, for example, meron kang task. Or meron binigay sa yung task si client. Add task lang dito. So, kung halimbawa ako, create YouTube tutorial about virtual assistant. Yan. So, yan yung task na meron tayo ngayon. So, ang gagawin natin is, click natin siya, then ito yung lalabas. Yan. So, assignee, kung kanino mo i-designate yung task na yun. For example, since wala naman akong ibang team member dito kasi personal Asana ko to, pwede tayo maglagay ng team member. So, kung meron kang kasama na sa work, i-invite mo lang siya dito. So, lagay mo lang email niya and then send invitation. And then, magjo-join na siya sa inyong Asana dashboard. So, since wala pa nga akong kasama dito sa project na to, i-designate ko lang siya sa sarili ko. So, my name is Mark Sanchez. Yan. And then, nakalagay dito, to do. So, kailan ko siya gagawin? So, due date niya, ang due date natin is
For example, sa Friday, so November 17. So, ayan. So, yung due date ko sa Friday, so kailangan magawa ko na siya within this day. And then, dependency, kahit wala na tayo nito. And then, ayan. So, sa description, pwede kong ilagay dito kung ano man yung i-content ko. So, for example, creating a video tutorial about Asana. So, yun lang example natin. So, yun yung description natin. Ayan. So, kung may mga subtasks pa ako, for example, gumawa ako ng thumbnail, pwede ko rin siya ilagay dito. Create thumbnail. Ito yung parang picture doon sa video. Ayan. So, ayan. And then, so, ayan. Meron ka ng project na i-delegate mo na yun sa iyo kasama sa work or sa team member mo. Isipin mo na lang na ako yung team member mo. Tapos sa akin mo i-delegate yung task na to. And then yung due date niya, sa Friday. So, ganun lang kasimple, guys. So, sa comment naman, so, for example, ako, ginagawa ko na yung task na yun. Yung to-do ko, nakita ko to. Halimbawa, ako nga yung nakakita ng task. Oh, meron pala akong task. So, ang gagawin ko, gagawin ko na agad siya, and then ililipat ko na siya dito. Sa doing. So, meaning to say, ginagawa ko na yung task na yon. So, pag nakita ng project manager na nandito na yung task, ibig sabihin, ginagawa mo na siya. So, kung ikaw naman ay nasa under ng isang project, pakita naman ng project manager mo na ginagawa mo na yung task. And then, ibig sabihin, nagawa mo na itong subtask mo, pwede mo na siyang i-check. So, yun, may lumabas na unicorn. Ibig sabihin lang na nagawa mo na yung subtask mo. And then, once na natapos mo na, for example, yung task mo na to, pwede mo ilagay dito yung link. Kung halimbawa, in-upload mo siya sa Google Drive or in-upload mo na siya sa YouTube, pwede mo nang ilagay dito yung link or kung ano man yung nakalagay na kailangan mo ilagay dito. So, for example, ayun na nga, nakalagay na nga yung link ko dito, naka-upload na sa YouTube. Okay, ko na siya nang done. And then, mark as complete mo na. Ilalabas ulit yan na unicorn. Yan. Okay. So, yan. So, for example, natapos mo na yung project mo. Done na. So, ibig sabihin, pag nakita ni project manager mo or ikaw na project manager, nakita mo na done, ibig sabihin, tapos na yung task mo. So, ganun lang kasimple, guys. Gumawa ng isang task dito sa loob ng Asana. So, gagawa pa tayo ng example, guys, para mas maintindihan nyo. So, for example naman, ay gagawa tayo ulit ng bagong task na binigay sa akin ni project manager ko or ni client ko. So, add task ulit. Create a company logo. So, for example, pinapagawa ako ni client ng company logo, no? And then, nakalagay dito sa assignee, syempre ako na ulit, sa akin ulit yun. And then yung due date, for example, is today. For today, yung due date. So, for example, ngayon ko lang siya nakita. And then, create a company logo with good colors. Ayan. So, ayan guys, para mas mapadali na makita natin siya, punta kayo dito sa inyong My Task. Dito. So, makikita nyo dito ay meron dito yung do today. Ayan. Ayan, makikita nyo agad, guys. Or sa calendar nyo, makikita nyo yan. So, lahat ng task na naka-assign sa'yo, dito mo makikita sa My Tasks. Sa My Tasks. So, punta ka lang dito sa iyong dashboard. And then sa board, ayan, makikita mo na agad yung mga recently na naka-assign sa'yo for that day, for next week, for anumang date yung isa in-assign sa'yo. So, hindi ka na mahihirapan na tingnan isa-isa dito kung ano man yung task na ibinigay sa'yo. Kasi guys, kapag ka nasa totoong virtual assisting na kayo, napakaraming nitong task
Yan. And syempre, may mga ibang task na i-delegate sa inyo, iba mong kasama. So, mahihirapan mong makita yung specific task na para sa'yo. So, si Asana, gumawa siya ng specific task na makikita mo yung sarili mong task lang. So, dito yon sa my task. Yan. So, balik na tayo dito sa ating project. Ayan. So, dito naman, guys, makikita nyo yung list, no? So, tulad yan ang sabi ko, kung ano yung makikita mo sa board, yun din yung makikita mo sa list. Naka-bulleted type lang siya. Ayan. So, yan. To do. Yan ang kita nyo, guys. Sa board natin, ganyan din yun. To do. Yan. Sa calendar or sa timeline, ganun din. Oras naman to. Pinagkaiba nito sa calendar, walang oras. So, date lang talaga. So, ganyan, guys. Ang Asana dashboard. Ganyan lang kadali, ganyan lang kasimple. Pero ako, mas gusto ko nga na dito lang ako sa board. Kasi nga, sa tingin mo lang, drag and drop lang, makikita mo na agad yung mga task na nasa iyo, mas madali mo makikita, makatatapos. And so, for example, ayan na. Oh, ngayon ko pala yung deadline ko. So, gagawin ko agad siya. Idadrag ko lang siya sa doing. And then, for example, nakagawa na ako ng aking company logo. Upload lang ako ng aking logo, which is ito. Ayan. So, makikita na dito yung ginawa kong logo. Yun, no? So, makikita agad ng project manager ko na ito yung ginawa kong logo. So, ganun ulit. Idadrag ko siya naman siya sa done kasi nga tapos na ako. So, check na ulit. So, ayun, lumabas na yung unicorn. So, ganun lang kasimple, guys, ang pag-manage or yung pag-hawak ng Asana tool na to. So, ganun lang kasimple, guys. Ganun lang kadali. So, sa inbox naman, kung ano man yung mga email sa'yo or ibinigay sa'yo na task, maglalabas dito yan. So, sa home, ganun din. Yan. So, my task mo, nakalagay dyan. Yung project nyo, nandyan din. So, kung may team members ka, makikita mo rin dito. So, ganun lang kadali ang gumamit ng Asana tools, guys. So, recap tayo. Project, punta ka dito. Overview. And makikita mo lahat ng mga project dyan, milestone nyo. List. Naka, ano lang siya, naka-bulleted type na task. Sa board, ito yung drag and drop lang. Ganun lang kasimple, guys. And then, sa timeline, parang calendar, pero may oras. Time siya, no? Ito. 1500. Yan. Ganun lang kadali, guys. And then, calendar. Parang kalendaryo talaga. Pwede pang liitan yan. Week view. Month view. Ayan, no? Then, kung may workflow kayo, pwede nyo rin gawin dito. Yung workflow, guys, yung pagkakasunod-sunod ng task. For example, pagkatapos natin gumawa ng video, thumbnail naman, ganyan, headline naman, description naman. So, ganun lang kadali. Ganun lang ang workflow. Dashboard, messages, and then the files. So, guys, yun ang Asana. So, dito naman sa team, pwede natin makita yung mga members natin dito. So, kung, for example, meron kang team member, add member mo lang dito. So, yun. Pwede mo na siyang bigyan ng task. And then, dito naman sa insights, kasi meron tayong mga chart na ginagawa. Kalimbawa, natapos natin yung task na to within the deadline or naaga tayo. Makikita natin yung kung productive ba tayo, kung saan ba naglalak yung ating team, kung saan tayo nagkukulang. So, ganun. And sa portfolio, ganun din. And then, sa goal. Sa goal, pwede natin ilagay dito kung ano man yung specific goal na gusto natin ma-achieve. For example, kapag naging successful yung ganito natin, meron tayong trip to Bali or Indonesia. Diba? Ganun. So, dito, malalagay natin yung add goal natin. So, yung goal natin. So, para lahat ng team na makakita na yun, is gagana mag-work. Mabuboost yung kanilang confidence or yung team moral. But, once na matutunan mo tong dashboard na to,
kayang-kaya mo na maging isang successful virtual assistant. And hindi lang yon, magagamit mo na yung natutunan mo na to, pwede mong, yung ngayon mismong natutunan mo sa pinagsasabi ko ngayon dito, magagamit mo na to as a skill sa iyong resume. So, ano ilalagay mong skill? Ilagay mo sa iyong resume na sanay ka na gumamit ng tool ng ganito, na project management tool. So, pwede ka na yung bigyan ng trabaho or ng pwede ka ma-hire ni client as a project manager nila, di ba? So, pwede mong ilagay yung natutunan mo dito sa iyong resume. So, ayun guys, I hope marami kayong natutunan sa ating lecture about Asana. So, si Asana nga is a project management tool kung saan mas mapapadali ang pagde-delegate ng task ni client or ikaw as a project manager. So, kapag natutunan mo na ito, pwede mo siyang ilagay sa iyong resume, dagdag skills na to na makakalamang ka sa ibang virtual assistant. So, I hope marami kayong natutunan and good luck sa inyong journey as a virtual assistant. So, don't forget to subscribe and follow nyo na rin yung aming Facebook page, Vame Philippines, ganun din yung aming mga TikTok and IG. So, I hope marami kayong natutunan and hit nyo ulit yung notification bell para mas updated kayo sa aming upcoming tutorial videos for virtual assistant. Bye-bye, guys!